Sa ibang mga bansa po, katulad ng US, Japan, or Australia, ay hindi na po issue yung agwat ng presyo ng automatic tsaka manual. Kasi sa totoo lang po, ay halos extinct na doon ang mga manual transmissions. Halos wala na po kayong mabibiling manual transmission doon, puro matic na. Pero dito po sa atin ay issue pa yan. Kaya marami pa pong nagtatanong sa akin na bakit daw ba mas mahal ang automatic transmission kaysa sa manual. So guys, ang mabilis po na sagot dyan ay dahil sa ang automatic transmission po ay mas komplikado ang design. At mas marami po itong mga pyesa. Kaya syempre, mas maraming pyesa, mas mahal. At ang mga automatic transmissions po ay iba't ibang klase din. Pag mas mahal ang presyo, asahan nyo na mas marami ang pyesa at mas high-tech. Ganito kasi yan guys, sa loob po ng manual transmission ay napakasimple lang. Meron lang po itong mga gear sa loob na pwedeng gamitin noong nagda-drive. So iba yung gear na gagamitin niya kapag aarangkada pa lang siya, tapos isi-shift niya ito habang tumutuloy siya, tapos iba rin yung gear na gagamitin niya kapag aatras siya. Pero para niya magamit yung mga gears na yan, kailangan matutunan niya munang gamitin yung clutch pedal at saka yung cambio or yung shift stick. Na sa totoo lang naman, kung ikaw ay bago pa lang magda-drive, ay medyo challenging po yun. At meron din pong mga driver na kahit na ilang taon nang nagda-drive ay hindi natutunan kung paano bang maayos na gamitin ang manual transmission. Meron kung magpaandar ay pakadyot-kadyot. Meron din yung mga tinatawag na clutch rider or yung mga taong hindi mabitaw-bitawan ng todo yung clutch pedal kahit matuli na yung andar. Nakasanayan ang parating medyo nakatapak or naka-half-clutch. So dahil po dyan ay naimbento ng mga engineers noon ang automatic transmission. So nawala na po yung clutch pedal na tinatapakan. Ang natira na lang po ay yung cambio. Pero iba na po ang paggamit dito. Mas simple na lang. Ilalagay nyo na lang sa D, aandar na po yan. Pag nilagay nyo sa N, neutral. Pag nilagay nyo sa R, aatras naman kasi reverse. Noong unang mga labas po nitong mga automatic transmission kahit nung hanggang 80s at 90s, ay hindi po masyadong magkalayo ang presyo ng automatic at saka manual transmission. Dahil parehas lang po sila talagang mechanical. Kaya lang yung mga automatic transmissions po noon, kahit yung mga inabutan ko na noong 80s at saka 90s, ay hindi masyadong kagandahan. Kasi guys, hindi po siya fuel efficient. Medyo may kabagalan. Tapos ang hassle dyan ay yung pag naluluma na, ramdam na ramdam mo yung delay sa shifting. At ang masakit pa niyan ay mas madali po itong masira kumpara sa manual transmission na hanggat hindi natutuyuan ng gear oil sa loob ay mananatiling buo. Pero ibang-iba na po ngayon kasi napakarami na pong naging development sa automatic transmission. Mas naging fuel efficient na po ito, accurate na ang shifting at very dependable na rin. Pero nandyan pa rin yung mas mahal at sa totoo lang, mas lumaki yung agwat ng presyo ng manual at saka automatic transmission. Yan ay dahil po sa ang mga automatic transmission ngayon ay gumagamit na ng electronics. So yan po ay meron ng tinatawag na Transmission Control Unit or TCU. Na minsan naman ang tawag ay Gearbox Control Unit or GCU. Yung iba naman ang tawag dyan ay TCM or Transmission Control Module. Pero yan ay mga fancy name lang yan para dun sa electronics na inilagay nila sa transmission para ito maging mas accurate. So yung mga maliliit na computer na yan ay very helpful sa transmission, kaya nga lang very expensive din. Meron din naman pong automatic transmission na wala ng gear sa loob. Ito po yung tinatawag na CVT or Continuous Variable Transmission. Na very similar po sa setup ng scooter kung nakakita na kayo ng loob sa tagiliran ng scooter. Ang ganitong klase ng transmission po ay gumagamit ng dalawang pulley na mayroong belt or chain sa gitna. Ang kagandahan po ng ganitong transmission ay mas kakaunti ang pyesa nito, tapos mas magaan. Very flawless po ang andar nito kasi wala na kayong mararamdaman talagang
shifting sa mga gears dahil nga wala po itong gears. Pero gumagamit din po ito ng electronics, kaya kung ikukumpara sa manual transmission ay mas mahal pa rin ang CVT. Pero guys, kahit maraming advantages itong CVT, marami pong ayaw ng ganitong klase. Kesyo daw madaling masira at mas mahal i-maintain. At dahil dyan ay may lumabas din na transmission na may mga gears din sa loob. Pero napaka-flawless din ang andar. Wala ka rin mararamdaman na shifting at very fuel efficient. Ito po yung tinatawag na DCT or dual clutch transmission. Yung ibang mga automatic transmission guys, meron po yung pyesa sa loob na tawag ay torque converter. Pero itong DCT ay wala po itong torque converter. Ang meron po dito ay dalawang clutch. Kaya nga po ang tawag dito ay dual clutch transmission. Isang clutch para doon sa gears 1, 3, 5 or mga odd numbers. Tapos isang clutch para doon sa gears 2, 4 hanggang 6. So ganyan po ang design niyan kasi para halimbawa yung speed nyo ay nahandong kayo sa 3 at magsi-shift na yung transmission papunta sa 4. Mayroon na kagad naka-engage na clutch doon sa 4. Nag-aantay na lang itong mag-disengage yung clutch sa 3. So, once na mag-disengage yung clutch doon sa 3, under kagad yung 4. Kaya walang mararamdaman na loss of power in between shifting. Yan po ang dahilan kaya fuel efficient ito at flawless ang andar. Pero dahil sa mas dumami ang pyesa nito at syempre kailangan nito ng precision, hindi po ito po pwedeng hindi aided ng electronics. Kaya ito po mga DCT ay mas mahal kaysa doon sa ibang types ng automatic transmission. Kaya lang guys, meron namang mga driver na ang gusto nila, kahit matik yung dinadrive nila, ay sila pa rin yung may control sa kung kailan magsishift. So gusto nila, sila pa rin yung nagkakambyo, ayaw lang nilang tumatapak ng clutch. At dahil dyan, nagkaroon naman po ng tinatawag na tiptronic. Katulad din po ito ng mga conventional na automatic transmission na yung mga gear sa loob. Meron din po itong torque converter. At basically, ganun din po ang pag-operate nito. Tatapakan nyo yung preno, ilalagay nyo sa D, under na po yan. Pero pagka gusto nyo na kayo ang in charge kung kailan siya magsishift ng gears, meron lang po kayong pipindutin dyan para mag-activate yung tiptronic. At kapag yan po ay nag-activate, kayo na po ang magko-control kung saan speed nyo yung gustong ilagay nang walang hassle sa pagtapak ng clutch pedal. So yung pangalan po nito na tiptronic, tunog na tunog pa lang, alam nyo na may electronics involved. Kaya yung mga ganitong automatic transmission ay pricey din. Lalo kung iko-compare nyo sa manual transmission. Habang tumatagal guys, ay parami ng parami yung mga gumagamit ng automatic transmission kasi gumaganda na po yung technology niyan. Pero ang isa pang dahilan kung bakit tumadami na rin yung mga naka-automatic transmission ngayon ay dahil sa paunti na ng paunti yung availability na mabibiling brand new na naka-manual transmission. Sabi nga po nung isang nag-comment sa akin, doon daw po sa pinuntahan niyang kasa para ka makabili ng manual transmission ay o-orderin mo pa. Kaya siguro mga 5 or 10 years from now, baka hindi na rin maging issue sa atin yung gap ng presyo ng manual transmission at saka automatic transmission kasi baka mamaya puro automatic transmission na lang din ang mabibili. So guys, I hope na na-enjoy nyo itong konting kwentuhan natin. Huwag nyo po sanang kakalimutang mag-like at saka mag-share para patuloy na lumago itong channel natin. Malapit na po tayo mag-silver play button kaya doon sa mga hindi pa nagsusubscribe, pakipindot nyo na po yung subscribe button. Or kung sa Facebook kayo nanonood ay pakipindot nyo na po yung follow button. Muli, ito po si Kuya Mikmik na nagsasabing palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!